Maihi na nakalagay sa bote. Ito ay mga pinagtagpi-tagpi lang na plywood at ayun. Nabigyan ba si Kuya ng relocation dito? Hindi pa. Wala kasi yan silang bahay, walang kakayanan na. Homeless yan eh. Ah, po. So talaga nagtayo lang sila dyan ng ano? Dati kariton lang, kaya lang kasi dinindingan na nila. Kaya lang silang bawal. Kalsada TV. Happy. At kung saan-saan tayo nakakasama pag nagmamapping itong grupo nila Sir Louie. So yung isang grupo ay yun, naririnig yung sa radyo nandun sa may iglesia, dun yun sa may Parola compound. At tagay ng mga ginagawa natin na mga araw ay kinukuha na natin ng footage yung mga tao dun na walang habas na nagtatapo ng basura dun sa Center Island. Kaya hindi tuloy mapaganda ng mga ibang LGU doon, at nakikiusap nga na kung pwede sana pag mag clean up drive sila ay samahan ng mga kapulisan, gawa nga ng talagang matatapang daw ang mga sinasaway nila doon at natatakot sila na balikan. Boss Egay ng pupulot mismo nung mga gamit ng mga informal set rest natin. So walang ka-arte-arte, walang ka-diri-diri sa katawan. Ayan, mga ihi na nakalagay sa bote sa District 1 naman ng DPS. Ang kinabubuhay ng mga tao dito ay yung pag-iipon ng mga plastic, at ito nila ibinibenta sa junk shop na ito para kumita ng konti at same time pambili ng kanilang mga pagkain. Ito mga plastic strap na ginagamit. So ito na yung mga taga DPWH natin, at naglalagay sila ng sarang perimeter fences. Ayan. At ito, nandito na naman itong mga gulong na ito. At pabaklasin na naman to at isasampan doon sa aking
Dati dapat kinakain ka din. Nakailang balik naman tayo dito. Nakailang balik na kami. Balik na yung natin. Tumumbad pagkatapos nung tanggalin yung mga gulong isang kumpul ng mga basura. Tatanggal na yun naman ng drum. Una niyang iniligtas yung kanyang plants. So yung iba dito na mga nakatira ay nakakaintindi dun sa sitwasyon. Yung iba ay hindi pa rin nakaka Kala ko bata, mga ano pala yun.
mga tuta. Kaya mabur ang sabi nga ni Jose kaya maraming beses na, na pinagsabihan. At tuluyan na nga pong babaklasin itong ano, munting barong-barong ni kuya. So, dito pa rin tayo sa kahabaan ng Arten at papanik ng flyover. Ito pala ay ayan, Manuel Rojas flyover. So nagkaroon na dito ng mga tumatamid na sobrang delikado. Alam mo na. At yun, isang hatak lang at ito ay mga pinagtagpi-tagpi lang na plywood at ayun. At mga trapal. Kaya ito, mabilis lang na nahugot at nabaklas. Jose guy, isa rin ba siya sa mga nabigyan ng pabahay din dito? Yan lang, hindi ko lang sigurado. Gusto ko naalala mo, di ba, nung pumunta tayo rito. Hindi ko alam kung kasama ka, napagsabihan na natin to eh. Opo, opo. Na ano, hindi pa rin siya sumunod sa pakiusap natin. Pero hindi ko lang alam kung nabigyan sila ng pabahay. Hindi ko lang sure. May iba kasi dito, gaya ng mga nasa Center Island, yung ibang nasa video natin ng mga nakaraan nakasama natin na sila Boss Egay ay yung buntis, kumahalala nyo, nabigyan ng pabahay sa Tungkok, sa Bulacan. At ang masama niyan ay ayun, bumalik na naman sila dito sa ano, sa Maynila. Ito si Ma'am, tanongin natin. Ma'am, nabigyan ba si Kuya ng relocation dito? Wala kasi yan silang bahay, walang kakayanan na. Homeless yan eh. Ah, po. So talaga nagtayo lang sila dyan ng ano? Dati kariton lang, kaya lang kasi dinigdingan na nila. Kaya na lang nilang
bawal. So yun, kariton lang pala dati. Oo. At tinayuan na nga ng ano, ng dingding at ito. Naging isang munting kubo na nung tumagal. Yung kariton lang dati. So yun, at nakausap natin yung isa sa mga residente dito na sinabi nga na nagsimula lang sa maliit na kariton at ito nga, sumalambi na sila dito o dumikit na dito sila sa ano, sa bahay ni ate. So kung mapapansin nyo rin dito, yung proportion ng ano, yung buhos ng flooring nila, ayan, medyo malipis, kaya baka anytime, baka pwede nang bumagsak to. Ito, nakita nyo naman, diba? At ito ang tumambad pagkatapos nung tanggalin yung bahay-bahay nila dito. At ito, yun na area.